say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried. Welcome back mga Lodi, and welcome back to my channel, Kuya Raven Vlog. For today's vlog, hindi po tayo magluluto. So, ang vlog po natin ngayon ay itong nakikita ko sa YouTube na ginagamit na pang straight ng hair. So, straighten po natin yung hair ng anak ko and po ang kanyang hair. So, tingnan nyo ng malapitan. Yan. So, since na nakita ko ito daw ang magandang pang rebound na gagamitin sa pangbahay. So, itong Shiseido. So, Shiseido yung ano. So, H1 yung unang-unang gagamitin. Then, yung 2 yung pang second na gagamitin. So, tara! Gawin na natin ito mga Lodi. Ayan mga Lodi, makikita nyo yung buhok ng anak ko. Ganyan, masyadong frizzy and dry at marami na siyang split end. So pagkatapos nating lagyan to ng solution at na-straight na siya, saka natin kukupitan para mas madali at makikita natin kung hanggang saan yung kukupitan natin. So ayan yung kanyang buhok mga Lods. Tara, apply na natin yung ating cream. Ito mga Lodi, kapag in-order niyo po ito sa Amazon. So, itong H1, makikita nyo na pang solution cream. Yung 2, yung number 2. Ito po yung laman ng box. Saka meron siyang free na, ewan ko kung free o kasama talaga na brush. So, sa Amazon ko po siya nabili. So, ayan po. Shiseido yung pangalan ng ating straightener. So, iri-reband natin yung buhok ng anak. So, titingnan natin kung totoo yung mga nakikita natin sa YouTube na kapag ginamit nila to, talagang maayos naman kahit paano yung buhok. So, tingnan natin. So, ito na nga po mga Lodi. Isi-section lang natin tong buhok niya dahil masyadong makapal. So, section natin sa mga at least apat siguro. Masaya, so, 5. Ito mga Lodi, sinection ko lang sa apat yung buhok ng anak ko. So ito, tinali ko dito, saka dito, at ito. Tapos nagtira tayo dito sa likod dahil mag-umpisa na tayong maglagay ng solution cream. Yung H1 muna na Shiseido. So yan, magagloves na rin ako mga Lods. So yan mga Lodi, pagkatapos nyong i-apply lahat sa buhok yung H1 na
ginamit natin yung Shiseido na cream na pang rebound. Ito, uli, papakita ko uli. Ayan. So, maghihintay lang tayo ng 10 to 20 minutes dito. Pero pagka ganyan, mga 20 minutes ang hihintay natin mga Lodi. So, yun na po, nai-apply ko na sa kanya, sa lahat ng buhok niya. So, titingnan na lang natin mamaya at babanlawan natin yan after 20 minutes ng lukewarm water. At saka natin i-iron. I-iron po yan. Ayan. So, hintay lang tayo ng 20 minutes or 15 minutes na lang pala. Papalawan natin ng lukewarm water yung buhok ng anak ko. So, yun yung next step na gagawin nyo kapag na-apply nyo na yung first application, yung which is H1 na cream na Shiseido. So, hugasan na po natin ng lukewarm water. Ito na mga Lodi yung itsura nung mabanlawan ng lukewarm water. Ang gagawin naman natin dito mga Lods, i-blow dryer natin, then pag natuyo na siya saka natin iaayon. Ayan. So bumagsak na yung kanyang buhok. Okay, i-blow dryer lang natin ito mga Lods. Ayan mga Lodi, nakikita nyo pagkatapos ng mabanlawan at madryer, medyo ganyan ang itsura niya. So hindi na siya buhaghag katulad ng kanina. Wow! So na-straight na siya. So ang gagawin naman natin dito ay i-iron natin yung buhok. Paplansyahin nyo. Hindi yung plansya na pang ano ha, ang damit. Yung plansya sa buhok. So ito na po siya oh. Shiny and straight na siya, hindi na siya bugal. So, ngayon, i-iron na natin yung buhok niya. Mga Lodi, katapos nyong ma-iron lahat-lahat ng buhok ay ang susunod natin na ilalagay po ay yung ito yung number 2 neutralizing cream. So, yan naman po yung ilalagay natin. So pagkatapos ng number 1 yung H1 which is this one,
H1 natin. Susunod itong number. So yan na nga po ang itsura pagkatapos malagyan ng first H1 na cream solution. Tapos binalawan natin ng lukewarm water. And then after ng lukewarm water, blower, then iron. So ganyan na po yung itsura. Makintab. So crystallizing na. Kasi sabi doon, crystallizing. At lalagay na natin ito, mga Lodi. Number 2, yung pang neutralize cream. Ayan muna kayo, mga Lods. So ayan mga Lodi, i-apply na natin yung number 2. Yan na mga Lodi, na-apply ko na yung second na ano natin, applicator. Cream, the number 2, neutralizing cream. Yan, neutralizing cream. So, na-apply ko na po. So, pagka-apply nyo, sabi dito ay, nakalagay po dito ay, mabasa 2 to 3 minutes. So after ironing, apply this solution, ganyan, lalagay ko na lang sa screen natin mga Lodi para mabasa. So 2 to 3 minutes mga Lods yung ating cream na number 2 sa buhok, at babanlawan natin. Hindi sinasabi kung mainit, lukewarm water or cold, pero ilulukewarm water pa rin natin ang pagbabanlaw mga Lods. So yun nga, so hintay tayo ng 3 minutes then banlawan na. Yan mga Lodi, after ng second cream solution, binalawan na po natin uli ng lukewarm water kasi hindi nakalagay kung lukewarm water ba or cold water yung pangbabanlaw. So pinambanlaw ko po dito ay lukewarm water. So ito na po yung itsura niya. Then bublower natin ito uli, at pagkatapos ng blower ay paplanchain uli natin itong kanyang buhok. So bublower lang natin ito hanggang sa matuyo, at mag-iron na naman tayo mga Lodi. Na anong oras tayo nang simula? 4. Simula po kami ng... Wait, I got it. 4:45? 5:32. 5:32, no? Oh, yeah. 5:32. Yeah. So, yeah. Nagsimula po kami ng 5:32. Ngayon, anong oras na? 8:30. 8:30 na po. So, mga ilang oras na yun. So, yan po yung katagal ng paggagawa ng buhok. Kung talagang crazy yung buhok ng gagawin ninyo, then talagang matagal. So, maghihintay lang po kayo ng oras, then plancha, pagbabanlaw pa lang, ubus na yung oras. Kaya medyo matagal din. So, blower muna natin ito mga Lods. So ito mga Lodi, so tuyo na siya, at umpisa naman tayo magplansya uli ng mga ilang oras na naman. So mag-alas 9 na po ng gabi, ganyan po katagal ang ating ginawa sa buhok. At hindi lang napakita nung sa una, kapag sinusuklayan niya to, medyo na-stack up dito. Pero ngayon, sinusuklay na po kahit dahan-dahan. Straight na siya. Ayan o. Nice! Tatanggal dito. So may ano.
na may supply. So, dire-diretso na po siyang supplyin. So, pagkatapos ng second cream, ganito na siya. Ang itsura niya. Pakita ko sa inyo mga guys. So, umpisa na natin mga lodi yung pag-aayon. Yung pagkalagay ng second cream nga pala, iba na yung amoy niya. Hindi na siya masyadong amoy gamot. So, ganyan na yung mapapansin nyo kapag nalagay na yung second cream. Ipo-plancha na po tayo. Ito na nga mga lodi, tapos na yung pag-a-iron ng pangalawa. So, pagkataas natin ilagay yung pangalawang cream, yung tube na nakalagay, neutralizing cream, at nabalawan na natin ito, plancha na uli natin. So, tingnan nyo po kung gaano kalambot. Hindi katulad nung kaninang pinakita natin na bumagkahal nung dinaya. Ay, dinaya. Bili na ulit. So, yan na mga lodi, ang ating DIY na ribbon using Shiseido Cream 1, then yung Cream 2. Ito, makinis, malambot. Okay na. Sige, tingnan mo. Wow, ganda. Gandang cream silk. Tingnan dito. Wow. Ito na mga lodi, yung ating ginawa. So, tapos na. Dahil dito sa ating cream na Shiseido. Ito yung neutralizing cream. Then ito naman po yung nakalagay dito ay super hyaluronic power. Kaya na lang magbasa mga lodi. Nabubululak sa super hyaluronic power H1. Yan. Ikaw, masahin mo kung anong basa mo. No, I'm gonna say the same thing. Hyaluronic power. Yan, hyaluronic power daw. So, yan na nga mga lodi. Nakita nyo naman kung anong epekto at yung kinalabasan. Sobrang lambot. Pati sa likod. Ay, talagang super shiny. Yan. So, okay na siya. So, pagkatapos nito mga lodi, gamitin nyo lang siguro yung puro conditioner. Huwag po kayong gagamit ng shampoo. Mga 1 week at least, puro conditioner. Then, planchahin nyo din po. At kung meron kayo yung oil na nilalagay dito, ano pangalan mo? Yung oil? Hair oil? Yung sa bago nyo planchahin, yun po yung ilagay nyo. Pwede naman po yun. Para tumagal yung ating pagkariban ng buhok. So, yun na nga mga lodi, ito na ang ating DIY ribbon. So, dito na lang mga lodi, kung nagustuhan nyo yung ating ginawa for today, yung vlog natin for today, naanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa ating channel na Kuya Raven Kuya Raven Vlog mga lodi. Siyempre, huwag mo na rin kalimutan i-like ang ating video. And kung nagustuhan nyo, ay pakishare na lang po sa ating mga kaibigan dyan, mga pamilya o kamag-anak na para may share natin yung DIY natin na ginawang ribbon. So, kayang-kaya nyo yan mga lodi. At kung meron naman kayong mga katanungan,
Don't forget to comment dyan lang sa ating description box below. So, yun na nga. So, hanggang sa susunod, mga Lodi.